Naglalakad ako noon papuntang school noong ako'y nasa first year high school pa. Nasa pang second week pa lang noon ang pasukan. May isang grupo ng kalalakihan ang nakasalubong ko. Laking gulat ko na lang kasi alam nila ang pangalan ko at tinawag nila ang aking pansin. Tinignan ko sila. Lahat sila senior high school na. Nakangiti sila habang pinagmamasdan ko silang lahat. Nakaramdam ako ng hiya. Binilisan ko na lang ang maglakad. 2 linggo ang nakalipas, nagwawalis ako noon sa harap ng aming classroom. Nakita ako uli ng grupo na yon at tinawag nila uli ang aking pansin. Nahiya ako lalo dahil may ilang classmate ako na nakakita ng pangyayari at ako'y nila'y tinukso. Ako'y napaisip, sino kaya ang mga yun at bakit kilala nila ako? Dumaan ang mga araw, hindi ko na sila nakikita. Natatawa na lang ako sa sarili ko. Dahil kung dati, nagugulat ako pag sumusulpot sila, ngayon, hinahanap-hanap ko na sila. Pakiramdam ko kasi, kahit hindi ako sikat, at least may nakakapansin sa akin. Sumapit ang araw ng interims. May mga activity sa school na inaabot ng 1 linggo. May sinalihan akong activity na tinatawag na pseudonym, na kung saan magpapalista lamang at hihintayin ang sulat na galing sa taong nagpalista din doon. Nagpalista ako gamit ang pseudonym na Luna. Ang bawat sulat na ipapadala sa napiling pseudonym ay nagkakahalaga ng 2 piso. At para maengganyo ang mga susulatan ay gagamit ng papel na maganda at mabango. Nakakadagdag puntos din ng mga magaganda ang penmanship at mabulaklak kung gumamit ng salita. Sa unang araw ay nakatanggap ako ng 4 na sulat. Ang unang 3 sulat ay halatang hindi nila ako kilala. Sa mga sulat nila ay nandoon ang kanilang mga libangan, mga paboritong pagkain, pangalan ng aso nila, paboritong kulay at kung ano-ano pa. Ngunit sa pang-4 na sulat na aking natanggap ay may nakalagay sa loob ng sobre na bulaklak. Isa itong daisy na kulay dilaw. Gumamit din siya ng papel na napakahalimbuyak. Isang papel na nakakatawag ng pansin. Halatang kilala na niya ako dahil inilahad na niya agad sa sulat na gusto niya ako noong unang araw pa lamang ng pagkakakita niya sa akin. Kinakabahan ako. Hindi ko mawari kung kinikilig ba ako o natutuwa lang. Napaisip ako, bakit niya alam ang aking pseudonym? Sa panahon namin nung high school, hindi pa uso ang cellphone. Ang pagliligawan ay nadadaan sa sulat. At pag nagkaintindihan, nagkakaroon ng usapan saka pa lang nag-uusap sa personal. Kaya napakahalaga ng bawat sulat noon. Pinipilit ng lahat na pagandahin ang kanilang sulat para mapansin agad at pagbigyan nito. Sinagot ko ang kanyang sulat. Sinabi ko na magpakilala siya sa akin, ngunit hindi na nasundan ang kanyang unang sulat. Buwan ng April, natapos na ang first year. Pumunta ako sa Baguio, nagtrabaho bilang cashier sa isang bilyaran. Doon ko ginugol ang aking 2 buwan na bakasyon. Nakakatuwa, dahil kahit 2 buwan lang, nagbago ang aking itsura. Pumuti ako at kuminis ang aking balat. Pumula din ang aking pisngi. Nagkaroon din ako ng laman. Kung noong first year ay patpatin, noong second year ay may hugis na ang aking katawan. Pasukan na naman, umuwi na ako. Nagulat ang aking mga kaibigan sa aking bagong itsura. Lahat ng dumadaan habang ako'y nagwawalis sa labas ng classroom ay napapatingin. Kung dati kakaunti ang aking kaibigan, ay biglang dumami sa taong iyon. Kahit walang activity na pseudonym, ay nakakatanggap na ako ng sulat sa mga taong hindi ko kilala at meron din sa mga dati ko nang kakilala. Kasi napuno ng sulat ang aking drawer sa kwarto at tinutukso na ako ng aking mga kapatid dahil itinatago ko pa ang mga sulat dahil ginawa ko ng koleksyon. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat galing sa aking first crush noong first year high school. Kinikilig ako. Hindi ko mawaring aking nararamdaman. Lumulukso ang aking puso.
Napakalakas ng pintig nito, na parang sasabog na pero masarap sa pakiramdam. Hindi ko sinagot ang kanyang sulat sa tuwa. Hindi ko alam ang isasagot. Sumunod na araw, habang nagwawalis ako sa harap ng office ni Principal, may lumapit sa akin isang senior high school na lalaki. Oh my God, napakagwapo niya. Matangkad at maputi, nakangiti habang papalapit. Mukhang familiar siya sa akin, pero hindi ko matandaan kung saan ko siya una nakita. Natulala ako, sabi ko sa sarili ko. Oh my God, is this real? Hi Maria, ika niya. May hawak siyang isang yellow na daisy na may pula sa gitna. Inabot niya sa akin. Sa gulat ko, hindi man lang ako nakapagpasalamat o tanungin ang pangalan niya. Pinagmasdan ko lang siya papalayo habang ako'y tinutukso ng mga kamag-aral ko. Sinalubong siya ng mga kaibigan niya. Saka ko lang naalala, sila ang grupo na bumati sa akin sa daan habang naglalakad papuntang school. Lumipas ang mahabang panahon. College na ako noon. Hindi ko siya magawang kalimutan. Napapaisip ako, bakit hindi siya nagparamdam pagkatapos niya ako bigyan ng bulaklak? Para saan ang bagay na yun? Naging kami ng first crush ko. Siya si Mike. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Tuwang-tuwa ako noon. Hindi nasulat ang mode of communication. May cellphone na. Uso na noon ang Nokia na may antena. Kahit magkaiba kami ng pinasukan na university, may pagkakataon pa rin kami na mag-usap. Kahit bago man lang matulog o pagkagising. Lumipas ang panahon, unti-unti siyang nagbabago. Lalo na noong gumagawa na siya ng thesis. Hirap daw siya sa oras dahil sa research. Kaya hindi na kami nagkakaroon ng oras para sa relasyon namin. Hanggang sa tuluyan nang hindi na siya nagparamdam. Tumutok na rin ako sa paggawa ng mga plates. Nag-focus ako sa pag-aaral. Nagkaroon ako ng ibang kakilala. Lumawak ang mundo ko. Dumami ang aking mga kaibigan. Hanggang sa hindi ko na siya maalala. Fourth year na ako noon sa engineering. Matatawag kong napakapalad ko. Dahil ako'y nanalo sa isang raffle ng 4 years gift card. Kada semester, may libreng trip ako sa mga lugar dito sa Pilipinas na kung saan sila ang mamimili ng lugar na pupuntahan ko ng 3 araw at pwede ako magsama ng 2. Natataon na sem break ang mga biyahe kaya na-enjoy ko yon. Kung minsan, kasama ko ang aking mga magulang. Kung minsan naman ang aking mga kapatid o kaibigan. Depende sa mga lugar na pupuntahan. Dumating na ang araw na aking pinakihihintay. Graduation na. Sa wakas, makakamit ko na ang aking unang pangarap. Pangarap na magsuot ng toga at ipagmalaki ako ng aking pamilya. May isang babae na lumapit sa akin. Inabutan niya ako ng bulaklak na may ribbon. 3 daisy na kulay dilaw na may pula sa gitna. At bigla na lang umalis ang babae nang walang pasabi. Inilibot ko ang aking paningin sa loob ng gym. Tinitignan ko isa-isa ang mukha ng bawat lalaking nandoon. Ngunit hindi ko makita ang mukha ng taong gusto kong makita. Nagkaroon ng job fair sa aming university pagkatapos ng graduation. Sinubukan kong mag-apply kahit na hindi pa ako kumukuha ng board exam. Laking tuwa ko nang matanggap ako bilang isang assistant engineer sa isang engineering firm sa Makati. Umuwi ako sa bahay ng buong galak na ibinahagi sa aking mga magulang ang magandang balita. Kitang-kita ko sa mga mata ng aking mga magulang na proud sila sa akin. Agad akong nagtungo sa Makati.